Para sa mga mahihilig makinig ng mga true crime stories and mysteries, subscribe to Takip Silim True Crime and Mysteries. Narrated by me, Jupiter Torres, and Wilmore Ploponio. Takip Silim True Crime and Mysteries. Subscribe now. Mga ribultong may sabi. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Jefferson. Ang kwento ko po ay tungkol sa karanasan ko noong kami ay magbakasyon sa lola ko sa Nueva Ecija. Hindi po ako ang tipo ng tao na palasimba at madasalin. Kaya nang pumunta ako sa bahay ng lola ko, nagulat ako dahil napakarami niyang mga imahin at tribulto. Bawat sulok ng bahay niya ay may Santo Niño. Pero ang kinatatakutan ko ay ang kwarto niya dahil ang daming ribulto o imahin ng kung sino-sinong mga santo. Mula nang dumating kami sa bahay niya, hindi na ako naging komportable. Kung hindi nga lang ako nahihiya sa lola ko, ay baka magpaalam na ako uuwi na lang. Pero hindi ko ginawa dahil alam kong magagalit ang mama ko sa akin. Hindi ako naging malikot habang naroon kami sa bahay ng lola ko. Palagi lang akong nasa kusina dahil doon palaging may tao. Doon kasi laging nagtitipon ang mga bisita ng lola ko para magkwentuhan. Bukod doon, yun lang ang lugar sa bahay niya na walang rebulto. Nagpupunta ako sa kwarto kapag may isang papasok doon para matulog lalo na sa gabi. Dahil kahit sa kwartong tinutulugan namin ay may imahin si Birheng Maria na halos kalahati ng taas ko ang laki. Mahilig sa aparador ang lola ko. Yung mga aparador na may salamin. Kasi doon niya inilalagay ang mga ribulto niyang para naging koleksyon niya sa dami. Tuwing gabi kapag matutulog na ako, tinitingnan ko muna sina mama kung tulog na. Ako kasi ang pinakahuling natutulog dahil babad ako sa cellphone. Kapag tulog na silang lahat, tumatayo ako para lapitan yung imahin ni Mama Mary. Itinatalikod ko siya dahil ayokong nakaharap siya sa akin. Pakiramdam ko kasi, pinagmamasdan niya ako. Parang binabantayan ng mga kilos ko. Malalim na ang gabi noon. Nang magising ako para magpunta ng banyo. Hindi kami nagpapatay ng ilaw dahil yung nakababata kong kapatid ay hindi makatulong kapag madilim. Pagbangon ko, una kong nakita ang imahin ni Mama Mary. Gulat ako dahil nakaharap na ito. Nagtataka ako kung paano yung nangyari. Pero inisip ko na baka may nagising kina Mama at iniharap yun. Bago ako lumabas ng kwarto para pumunta sa banyo, itinalikod ko ulit ang imahin na iyon. Nasa kusina ang banyo, at bago makarating doon, madadaanan muna ang sala. Ayaw ko ring dumadaan sa sala kapag gabi na. Kahit maliwanag
dahil hindi naman pinapatay ang ilaw doon. Para daw maliwanag kapag may pupunta sa banyo. May divider sa sala na magkatapat. Yung isa, may mga ribulto ng mga santo at may ilang mga pigura ng mga anghel. Yung isa nalagyanan ng TV at speaker. Ang ibang patungan ay mayroon ding mga santo na nakadisplay. Binilisan ko ang lakad ko dahil ayaw kong lingunin ang mga santong iyon pero parang palagi akong hinahatak na tingnan ang mga ito. Nang matapos na akong magbanyo, dali-dali rin akong naglakad. Pagdating ko sa sala, nagbagal ako dahil narinig kong may kumalaskos sa mga divider. Ayoko sanang tingnan kasi kung ano-ano ang tumatakbo sa isip ko pero dahil sa aking kuryosidad, napatingin ako. Kitang-kita kong nakaharap sa gawi ko ang mga ribulto ni Lola. Alam kong hindi ganoon ang posisyon ng mga ito, diretso lang ang pagkakalagay sa kanila, pero nang oras na yun, nakatagilid sila at nakaharap sa akin. Lahat sila ay ganoon ang posisyon na ipinagtaka ko. Inisip ko pa na baka inililipat talaga ng lola ko ang posisyon nila. Pero napansin ko ang ribuldo ng isang santo na hindi ko naman kilala kung sino yun. Siya lang ang bukod-tanging hindi nakalihis ang pagkakatayo. Habang tinitingnan ko ito, bigla na lang itong gumalaw. Unti-unti itong humarap sa akin. Dahil sa takot ko, napatakbo akong papasok sa kwarto. Sumandal ako sa pinto pagkasara ko nito, inilak ko pa dahil inisip ko na baka sumunod sa akin at pumasok din sila sa kwarto. Pagtingin ko sa imahe ni Mama Mary, nakaharap na naman ito, pero ngayon ay sa may pintuan nakaharap. Titig na titig siya sa akin, pakiramdam ko ay nag-iba rin ang kanyang ngiti. Tumalim din ang pagtitig niya. Pinanindigan na ako ng mga balahibo. Nanlalaki na ang ulo ko at nangangapal ang aking batok. Hindi ko alam kung huminto ba ang paghinga ko kasi para akong nauubusan ang hangin. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Nang sumiksik ako sa nanay ko at mga kapatid dahil ayoko nang tumabi sa tatay ko, sa lapag dahil iniisip ko kapag doon ako matutulog, mabilis lang ako mapupuntahan ng ribulto kapag nalaglag ito. Tumakbo pa sa isip ko na pwede niya akong patayin sa sakal. Nagalit sa akin ang nanay nang magising siya dahil sinisiksik ko siya sa higaan. Sinabihan niya ako bakit daw ako lumipat. Sinabi ko na lang na maginaw sa lapag. Mahigpit akong yumakap sa nanay ko kaya lalo siyang nagalit sa akin. Ang tanda ko na raw para yumakap pa. 12 taong gulang na kasi ako noon. Kinabukasan, nagising ako na wala nang kasama sa kwarto. 10 na pala ng umaga nang tingnan ko ang aking cellphone. Dali-dali akong lumabas ng kwarto. Nakita ko ang lola ko na pinupunasan ang mga ribulto niya sa sala. Sinabihan ako ni Lola na pumunta na sa kusina para kumain ng almusal. Sinabi rin niya na nagpunta raw ang magulang ko sa palengke para mamili ng panghapunan. Pagpunta ko sa kusina, uminom agad ako ng tubig. Palaging may pitsel na may tubig sa lamesa at katabi nito ang mga baso na nakataob sa isang plato. Napansin ko na may mga ribultong nakahubad sa ibabaw ng lamesa. Sigaw ako ng sigaw
Nahulog ko pa ang tangan kong baso. Dali-daling pumunta sa kusina ang lola ko at tinanong ako kung ano raw ang nangyayari. Nanginginig kong itinuro ang mga rebulto sa ibabaw ng lamesa. Binatukan pa ako ng lola ko at tinawanan. Bakit daw ako matatakot sa mga yun? Talaga raw pinaliliguan niya ang mga rebulto isang beses sa isang linggo. Nilalaban din daw niya ang mga damit nito. Akala ko talaga ay minumulto na ako ng mga rebultong yun. Buti na lang talaga at lola ko pala ang may kagagawan kung bakit naroon yun sa kusina. Buong araw, palagi kong sinusundan ng lola ko. Buong araw niyang nilinis at inayusan ang mga koleksyon niya. Nasa isip ko, mas ligtas ako kapag hindi ako humiwalay sa kanya. Takang-taka pa siya sa akin kung bakit daw ako sunod ng sunod. Pinapalabas pa niya ako para makipaglaro sa mga bata sa labas, pero hindi ko naman yun gawain dahil tuksuhin ako. Palagi akong nabubuli dahil may pagkalampa talaga ako. Lagi akong tinutukso ng lampayatot. Dalawang araw na kami sa bahay ng lola ko at kinukulit ko na ang mama kong umuwi na kami. Pero kada kulit ko sa kanya ay napapagalitan lang ako. Sinabihan niya lang ako na sa susunod daw hindi na nila ako isasama dahil mainipin ako. Pero naisip ko nun talaga, sa susunod wala na akong balak bumalik hanggat may mga rebulto pa ang lola ko sa bahay niya. Nang marinig ko ang mama ko at si lola sa sala, natuwa ako dahil nagpaalam na si mama na sa susunod na araw ay uuwi na kami dahil magkakapasok na kami. Bigla na lang nawala sa isip ko ang mga koleksyon ng lola ko. Dahil sa katuwaan kong uuwi na rin kami sa wakas. Natutulog na ako nung gabi. Nagising ako nang marinig kong may nagbukas ng pinto. Nang tingnan ko kung sino ang labas, nalaman kong ang papa ko. Dahil siya lang ang wala sa higaan. Lumabas din ako para pumunta sa banyo. Nagkalakas ako ng loob dahil may kasama ako. Paglabas ko ng kwarto, nagtataka ako kasi ang bilis maglakad ni Papa. Pagtapat ko sa kwarto ni Lola, nakarinig ako ng ingay sa loob. Lumikit ako sa pinto ng kwarto niya, pinakinggan ko ang ingay. Narinig kong may nagdarasal sa loob. Naisip ko, ang lalim na ng gabi. Bakit nagdadasal pa si Lola? Nagro-rosaryo pa siya. Habang nakikinig ako, ang boses ng lola ko ay biglang nahaluan ng iba pang boses. May mga boses nang sumasabay sa pagro-rosaryo niya. Nakaramdam ako ng kilabot dahil kakaiba ang boses nila. Nakakatakot talaga, para silang nagdadasal ng orasyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Biglang nagblanko ang utak ko. Gusto kong tumakbo pabalik ng kwarto, pero napansin ko na lang na nabuksan ko na ang pinto ng kwarto ni Lola. Sumilip ako. Kitang-kita ko ang mga rebulto ng lola ko na nasa aparador sa loob ng kwarto niya. Nagliliyab sa pula ang mga mata nila. Gumagalaw ang mga labi nila. Nagdadasal sila. Kinagilap ko ng tingin ang lola ko. Nakahiga siya sa kama. At mahimbing na natutulog. Nang tingnan ko ulit ang mga rebulto, nabaling na sa akin ang tingin nila. Nanlilisik ang kanilang mga mata.
Kitang-kita kong gumalaw silang paharap sa akin. Bukas ang ilaw sa kwarto ng lola ko, kaya alam kong hindi ako dinadaya ng aking paningin. Nawalan ako ng lakas para sumigaw. Pakiramdam ko ay may ginagawang kung ano ang mga ribulto sa lola ko. Nanlambot ako at napansin ko na lang ang papa ko na karga-karga ako. Tinatanong niya ako kung bakit daw ako nakasilip sa kwarto ni Lola. Bakit daw ako biglang hinimatay? Pero hindi ako makasagot kay Papa dahil sa takot. Natatakot akong sabihin sa kanya ang mga nakita ko. Natatakot akong baka hindi niya ako paniwalaan at mapagalitan pa. Dinala niya ako sa kwarto na tinutulugan namin. Ginising niya si Mama. Inipo ng Mama ko ang noo ko at sinabing, inaapoy raw ako ng lagnat. Nararamdaman ko pang binupunasan ako ni Mama ng bimpo. Nakaginhawa ito sa akin at ako ay nakatulog. Nanaginip ako na napapalibutan ng mga ribulto. Sabay-sabay silang nagtatawanan. Pinagtatawanan nila ako. Takot na takot ako dahil nanlilisik ang kanilang mga mata. Nakaturo pa ang kamay nila sa akin. Umiiyak akong nagising. Narinig ko ang boses ng Mama ko na ginigising ako. Tinanong niya ako bakit daw ako umiiyak. Nagsasalita daw ako at hindi niya maintindihan dahil parang ibang lengguwahe daw ang sinasabi ko. Tinanong niya ako kung saan ko raw yun natutunan. Pinagalitan pa ako dahil daw sa kaka-cellphone ko yun. Sobrang taas daw ng lagnat ko ng gabing yun. Nang pumasok ang lola ko sa kwarto para kumustahin ako, takot na takot ako sa kanya. Sinisigawan ko siyang lumabas at huwag akong lapitan dahil iba ang itsura niya. Isa sa mga mukha ng ribulto ang nakikita ko sa kanya. Nanlilisik ang kanyang mga mata at nakakatakot ang kanyang ngiti. Nakita ko rin ang rosaryo na hawak ng lola ko. Nagliliyab ang tingin nito dito. Sigaw ako ng sigaw. Nabibingi ako sa ginagawa ng lola ko na pagrurosaryo. Nahihirapan din akong huminga sa ginagawa niyang pagdadasal. Nang lumapit siya sa akin, pinagtatadyakan ko siya. Sobrang init ng kamay niya nang hawakan ako sa binti. Ang ginawa ng tatay ko, hinawakan ang paa ko para hindi ako makagalaw. Maya-maya ay nakita kong may pumasok na matandang lalaki sa kwarto. Gulat na gulat siya nang makita ako. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya sa akin, pero nabalot ako ng takot lalo na nang makita kong may dala siyang malaking krus. Hindi pa sa tuluyang nakakalapit sa akin, naramdaman ko na ang mainit na parang apoy, para akong sinisilaban. Ipinatong niya sa akin ang dala niyang krus at sumigaw ako ng sumigaw dahil napapaso ako. Sobrang nanghina ako at hindi na makapanlaban. Maya-maya ipinatong niya sa akin ang isang aklat na nalaman kong Biblia ito. Dahil narinig ko silang binabanggit yun. Sobrang bigat ng aklat na yun kahit maliit lang. Hindi ako makahinga dahil sa bigat nito. Pilit ko itong pinapaalis sa ibabaw ko. Padyak uli ako ng padyak pero pinipigilan nila ang paggalaw ko kaya lalo akong nahihirapan. Naririnig ko naman ang mga dasal nila na nagpapabingi sa akin. Naririnig ko rin naggalit na galit yung matandang lalaki. Hindi naman siya sa akin nagagalit, pero nakakatakot ang galit niya. Nanlalambot na ako at hinayaan ko na lang sila sa ginagawa dahil pakiramdam ko noon ay wala na rin naman akong laban sa kanila. Nakatulog ako sa panghihina. Nagising ako nang maramdamang may humahaplos sa pisngi ko.
Nakita ko si Mama pagdilat ko. Tinanong niya ako kung kumusta na ang pakiramdam ko. Pinakiramdaman ko naman ang sarili ko. Maayos na ako noon. Magaan na ang pakiramdam ko. Si Mama na lang din ang nasa kwarto nang magising ako. Nang hanapin ko ang iba, sabi ni Mama, nasa sala daw. Bago namin iwanan ang bahay na yun, kinausap ako ni Lola. Tinanong niya ako kung ano raw ba ang nangyari sa akin. Ano raw ang mga naranasan ko? Hindi ko na napigilan ang sarili kong umiyak. Natatakot ako na baka magalit siya sa akin. Pero sinabi niya na huwag daw akong matakot at hindi siya magagalit. Ikinuwento ko sa kanya ang naranasan ko sa bahay niya at sa mga ribultong koleksyon niya. Gulat na gulat ang lola ko sa kwento ko. Sir Jupiter, umalis po kami sa bahay ng lola na hindi ko na nilingon ang mga ribulto. Hindi na nawala sa pakiramdam ko na palagi silang nakatingin sa akin. Natatakot ako sa tuwing nakakakita ng kahit anong bagay na may mata. Pakiramdam ko buhay sila. Natakot na rin ako sa mga paintings na may tao, lalo na yung mga luma. Pakiramdam ko ay sinusundan nila ako ng tingin. Sa tuwing umuwi ang pamilya namin sa bahay ng lola ko, hindi na po ako sumasama kahit pinipilit ng Mama at Papa ko. Iniiwan nila ako sa ninong ko at binabalikan kapag sila ay nakauwi na. Pag-uwi po nila, kasama nila si Lola at siya naman ang nagbabakasyon sa amin. 23 years old na ako. Nang ikwento sa akin ng Mama ko ang totoong nangyari sa akin noong ako ay 12 years old. Ginambala raw ako ng mga demonyo na sumapi sa mga ribulto na koleksyon ng lola ko. Nang malaman din daw yun ni Lola mula sa albularyo na gumamot sa akin, inilagay na ni Lola ang lahat ng ribulto sa isang kwarto. Taon-taon niya itong pinabibindisyonan para hindi maging kasangkapan ng Diablo. Ganun pa man, hindi pa rin nila ako nakukumbinsi na balikan ang bahay na yon. May nagsasabi sa akin na dahil daw kulang ako sa pananampalataya kaya nangyari yun sa akin. Natuto naman akong magdasal magmula noon. Pero hindi po talaga ako pumapasok sa simbahan. Hindi na maalis sa akin na nakakatakot talaga ang mga imahin. Ano po kaya ang pwede kong gawin para hindi na ako matakot? Dapat ba itong katakutan talaga? Halakhak ng demonyo. Kumusta, Sir Jupiter? Ako nga pala si Rose. Nakatira ako sa lalawigan ng Pampanga. Grade 6 ako nang mangyari sa akin ang karanasan kong ito. Ako kasi yung tipong babae na walang pakialam sa paligid ko. Wala akong ibang ginawa noon, kundi ang mahalin ang sarili at alagaan ang mga magulang ko. Wala akong oras para makipagbarkada. Lagi kasi akong inaaway dahil sa hindi ako marunong makihalubilo at ang tanging kasama ko lang ay ang pinsan kong tinatawag kong pusa. May kuya rin naman ako, pero hindi kami magkasundo.
Hindi na bago sa akin ang magpagabi sa likod bahay namin. Doon ako tumatambay at nag-iisip ng kung ano-ano. Pero maaga pa naman noon ang 6:00 ng hapon. Naisipan kong pumunta sa likod bahay namin kasi malawak ang lupa. Taniman ito dati ng palay pero napabayaan na dahil hindi na kayang sakahan ng mga magulang ko. Masarap tumambay doon dahil naging malaking hardin ito na pinalilibutan ng damo at mga puno. Meron pang parang lawa doon na tinatambayan naman ng kuya ko. Mahilig manghuli ng isda, palaka, at minsan ay linta ang kuya ko. Malamig ang hangin doon, kaya masarap mag-relax. Habang nagpapalipas ako ng oras, may nararamdaman akong medyo kakaiba sa pakiramdam. Wala namang ibang tao na pwedeng manakot sa akin ng oras na yun dahil nasa galaan ang kuya ko. Ang magulang ko naman ay nasa loob ng bahay. Naghahanda ng hapunan. Pakiramdam ko ay may ibang tao sa paligid. Pero tiningnan ko naman ang buong lugar. Ako lang talaga ang nandoon. Pero iba ang pakiramdam ko. Parang may tao talaga. Pero dahil nagtatapang-tapangan ako, hindi ako umalis at patuloy lang sa pagre-relax. Maya-maya, nakarinig ako na may tumatawa. Kakaiba ang tawa niya, parang nang iinsulto. Kinagilap ko ng tingin ng tumatawa, pero walang ibang tao maliban sa akin. Doon ko lang din napansin na madilim na pala ang paligid. Bigla na akong kinabahan. Dumagundong ang puso ko sa kaba. Naiiyak akong tumayo at papasok na sana ng bahay namin nang marinig ko ulit yung tawa na yun. Pero sa sandaling yun, para na siyang nananakot. Hanggang sa humahalakhak na siya na parang nasasabik sa kung ano ang binabalak niyang gawin. Kinilabutan na ako dahil wala akong makitang tao na pwedeng gumawa nun. Noon lang ako nakaramdam na para akong mababaliw sa kakaisip dahil baka salakayin na lang ako at gawan ng masama. Dali-dali akong pumasok sa bahay at tinanong ako ng papa ko kung ano raw ang nangyari sa akin. Bakit daw ako namumutla? Pero dahil hindi naman ako pala kwento sa kung ano ang nangyayari sa buhay ko, umiling na lang ako kay papa. Naisip kong dasal lang ang kailangan kong gawin para mawala ang kaba at kilabot na nararamdaman ko. Bago ako matulog, nagdasal ako. Nasa kwarto na noon ang mga pamilya ko at naiwan ako sa sala. Humarap ako sa imahe ng Birheng Maria na nasa altar sa sala namin. Humingi ako ng gabay at proteksyon sa kanya laban sa mga kakaiba kong nararanasan. Pero habang ako ay nagdarasal, narinig ko na naman ang kakaibang halakhak na yon. Tumatawa siya na parabang iniinsulto ang aking ginagawang pagdarasal. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nakapikit ako pero nanunuot sa pandinig ko ang nakakakilabot na tawang yun.
Pilit kong nilalabanan ang takot, pero lalong lumalakas ang tawa na naririnig ko. Ginagambala nito ang aking pagdarasal. Nawawala na ako sa konsentrasyon at natutuon ang atensyon ko sa nakakakilabot na mga tawang yun na hindi ko alam kung kanino. Nanginginig na ako at naiiyak dahil hindi ko alam kung paano siyang lalabanan. Pagmulat ko, bumungad sa akin ang imahin ng Birheng Maria. Nakatitig siya sa akin. Malapad ang kanyang ngiti, pero may kakaiba ang dating nito. Nakakakilabot. Habang pinagmamasdan ko ang itsura niya, para akong binubuhusan ng malamig na tubig. Lalo akong nanginig sa takot. Kinikilabutan akong lalo. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos. Hindi na ako makapagdasal dahil sa ginagawa niya sa akin. Pero pinilit ko siyang labanan. Pumikit ako at hindi ko inisip ang mga nakita ko. Pinilit ko ring hindi pakinggan ang mga tawang yun hanggang sa unti-unting nawala at nakapagdasal na ako ng taimtim. Mula noon, lagi na akong nagdadasal at hindi na rin ako ginambala pa ulit ng kung ano-ano. Alamin at pakinggan ang mga totoong kwento at salaysay sa likod ng mga misteryosong pagpatay at nakakamanghang pangyayari sa mga krimen na naganap sa iba't ibang sulok ng mundo. Takip Silim, True Mystery Stories. Ikikwento sa inyo ng inyong lingkod, Jupiter Torres. Bisitahin ang aming channel sa YouTube, Takip Silim, True Mystery Stories. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ng Takip Silim True Mystery Stories. Kumusta po, Sir Jupiter? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jojo. Ang kwento ko po ay tungkol sa kababaryo naming pinaniniwala ang aswang noong siya ay nabubuhay pa. Taga-Western Visayas po kami. Laman ng kwentuhan sa aming lugar ang kababaryo naming si Aling Isang dahil isa raw itong aswang. Ang sabi kasi ng kapitbahay naming si Mang Lunyo, nung buntis ang manugang niya, ay talagang inaaswang ito. Hindi raw sila natutulog sa gabi para magbantay, kasi habang lumalaki raw ang tiyan ng manugang, tuwing gabi ay may mga kaluskus silang naririnig sa paligid ng bahay. Tapos tumatalon daw ito sa bubungan. Kumuhuni na parang pusa. Minsan daw ay dalawa pa ito. Kapag nilalabas nila ng anak niya at pinagbabato ang bubungan nila, bigla na lang daw may tatalon na malaking pusa. Kasing laki raw ito ng aso, kaya pinaniwalaan nilang aswang ito. Isang gabi, talagang pinaghandaan daw nila ito. Kahit hindi raw nila mapatay, basta masungatan lang daw para makilala kung sino ang aswang.
Nang may magkalampagan na naman daw sa bubungan nila, agad silang lumabas ng anak niya at pinagbabato ang bubong. Nang tumalon daw ang hayop, inabangan nila ito ng itak. Nataga raw ni Mang Lunyo ang aswang sa kanang binti, pero mabilis daw itong nakatakas. Kinaumagahan daw, nagbantay sila sa labas ng bahay para tingnan ang mga taong naglalakad sa daan. Nasa gilid lang kasi ng daan ang bahay nila. Pero dito sa amin layo-layo ang mga bahay. Daanan ang bahay nila kapag ang mga tao ay pupunta ng palengke. Maya-maya raw ay nakita nila ang isang lalaki na naglalakad ng paika-ika. Nang tingnan daw nila ang paa nito, may taling tela ang kanan nitong binti. Tinanong daw nila kung napano ang paa at bakit may sugat. Ang sagot daw sa kanila ay sinakmal ng aso. Kinutuman raw sila. Kaya nung gabi pinuntahan daw nila sa bahay yung pinaghihinalaan nilang aswang. Nagkunwari daw silang nagdala ng gamot para sa rabies. Pero dahil nga sa sabi-sabi na kapag nasugatan ang aswang, ay kailangang puntahan sa bahay nito para mamatay ng tuluyan. Pagdating daw nila sa bahay, ayaw pa silang papasukin ang pamilya dahil gabi na. Pero nagpumilit daw sila. Kinausap nila ang lalaki at kinumusta. Ibinigay din nila ang gamot sa rabies. Halamang gamot lang naman daw yung dala nila. Lalo nilang napatunayan na totoong aswang yun dahil matapos ang ilang araw ay namatay nga ang lalaki. Pero ang dahilan lang daw ng pamilya nito ay hindi kinaya ang rabies. Hindi naman daw nila madala sa ospital dahil wala silang pera. Nung unang ikwento sa akin yun ay hindi agad ako naniwala dahil hindi naman talaga ako ang nakasaksi. Kinuwento lang sa akin ni Mang Lunyo nang ako ay pumunta sa kanila noong sila ay nagpabinyag. Nakatrabaho ko kasi ang anak niya, kaya ginawa akong ninong ng bata. Pero napaniwala rin nila ako dahil nasaksihan ko ang multo ng aswang na kanilang napatay. May third eye po ako, Sir Jupiter. Dahil binyag noon nang ako ay pumunta sa kanila, inabot ako ng gabi dahil sa kwentuhan at inuman. Nang mapansin kong mag-aalas 12 na, hindi na nila ako pinauwi. Doon na raw ako magpalipas ng gabi. Mahimbing na akong natutulog nang marinig ko ang kaluskos sa bubungan nila. Masyadong mabigat ang yabag nito, kaya hindi ko masabi na hayop ang nasa ibabaw ng yero. Dahil hindi ako makatulog sa ginagawa nitong ingay, lumabas ako ng bahay. Kumuha ako ng bato at hinagisan ko ito para umalis. Pero ayaw niyang umalis sa bubong. Naririnig ko pa ang pag-angil niya. Galit na galit siya. Maya-maya ay nakita ko siyang sumilip. Naglilisik ang mata niya at nakalabas ang pangil. Ikinakalmot din niya ang matulis na kuko sa yero at nakakangilo sa ngipin ang tunog noon. Sa inis ko, kinuha ko ang isang buho na nakasandal sa dingding at sinungkit-sungkit ko siya para umalis. Inampas-ampas ko pa pero lalo siyang nagalit.
Pero nagtataka ako kasi sinasaktan ko siya gamit ang buho. Pero lumulusot lang ang buho sa kanya. Doon ko naisip na hindi siya normal na nilalang. Isa siyang multo. Dahil sa ingay na ginagawa ko sa bubong, ay nagising ang kumpare ko at nilabas ako. Tinanong niya ako kung bakit daw ako nasa labas ng bahay. Itinuro ko sa kanya ang nakita kong nilalang at sinabi kong ang ingay nito kaya nilabas ko para itaboy. Pero paglabas niya para tingnan, wala naman daw siyang nakita. Kahit nandoon lang ang nilalang at nakatingin sa amin. Nagtataka ako, pero nakumpirma kong talagang multo siya. Lumabas na rin si Mang Luño at nakiusisa. Nang makita siya ng multo, bigla na lang itong tumalon at lumayas. Ikinuwento ko pa sa kanila ang nakita ko. Inilarawan ko pa. Sabi nila, aswang daw yun. Naisip namin na baka yun ang aswang na napatay nila. Minumulto sila dahil galit ito. Dahil pinatay nila. Natatawa ako kasi noon lang ako nakakita ng multo ng aswang. Nagmumulto rin pala ang aswang? Napapaisip tuloy ako kung naghihiganti ba yun o pinupunderya pa rin ang inaanak ko. Mabuti na lang at nabalitaan namin na ang naiwang pamilya ng aswang ay nag-alsabalutan na. Nakita na lang daw sila na umalis isang gabi. Lahat daw sila ay iniwan na ang kanilang bahay at wala raw nakakaalam kung saan lumipat. Napanatag na kami dahil wala na ang pamilya ng aswang sa lugar ng kumpare ko. Pero hindi namin alam kung baka may iba pang aswang sa baryong yon. Saka hindi ko rin alam kung nagpaiwan ang multo ng aswang o sumama na rin doon sa pamilya niyang umalis sa lugar na yon. Pero ang sabi ng kumpare ko, hindi na raw nila ulit naramdaman ang kalabog sa bubungan nila. Nagbiro na lang ako na subukan niyang gumawa ng isa pang anak para malaman namin kung may aswang pa ba sa kanila o wala na. Mga multong ligaw. Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Jeb. Taga Rizal po ako. Bata pa lang po ako, bukas na ang aking third eye. Ang kwento ko po ay tungkol sa aking mga nakikitang kakaiba sa paligid. Sanay na akong makakita ng mga multo, pero mayroon talagang kakaiba na hindi ko may paliwanag. Ang sabi po ng nanay at tatay ko, iyakin daw po ako nung bata pa at laging takot. Lagi raw akong may itinuturo tapos nagsasalita raw ako ng dire-diretso na halos hindi na raw maintindihan kasi nasasabayan na rin ng iyak. Minsan daw po, may kinakausap ako. Pero kapag tinitingnan nila ay wala naman akong kasama. Dahil bata pa, kung sino-sino raw ang inaaya kong maglaro, pero wala naman daw silang nakikitang bata sa paligid.
Minsan daw po ay naglalaro akong mag-isa pero bigla na lang daw akong may inaaway. Doon nila nalaman na bukas daw ang third eye ko. Habang lumalaki ako, unti-unti nilang sinasabi sa akin na hindi raw totoong tao ang mga kinakausap ko. Kaya nalaman ko rin ang kaibahan ng buhay sa hindi. Kasi kapag may third eye po, hindi talaga agad mapapansin kung multo ang nakikita. Lalo na kapag nakahalo rin sa mga buhay. Ang mga multo ay nagkalat lang sa paligid natin. Nakakasabay natin. Nakikita natin, pero dahil kagaya lang din natin sila, hindi na lang pinapansin. Nalalaman na lang na multo kapag nawala na sa paningin. Isang beses nagpunta kami sa grocery. Sinamahan ko ang ate ko kasi tuwing sahod, lagi siyang namimili. Yun na rin ang paraan ko para ibili niya ako ng mga gusto ko. Sa kanya lang ako naglalambing dahil ang magulang ko talagang kuripot. Grabe lang kapag nag-budget ng pera, halos ayaw ilabas sa wallet. Panay lang ang tingin ko ng paninda kasi naghahanap ako ng ipapabili ko sa ate ko. Nasa mga sitsirya ako nang makarandam ako ng kakaiba. Normal lang naman na sa grocery ay maraming tao. May makakasabay ka, may makakabangga, at may makakasalubong ka. Pero nang oras na yun, alam kong ako lang mag-isa ang naroon sa pwestong yun. Ang ate ko kasi ay nasa kabilang pwesto. Nakaramdam ako na may dumaan sa likuran ko. Inaasahan ko nalalagpas siya sa akin kasi naglalakad. Pero hindi siya lumagpas. Pagtapat niya sa likuran ko, ay hindi na siya umalis. Hindi ko siya pinansin. Hindi ko nilingon. Nagtayuan agad ang balahibo ko sa katawan at bumigat ang pakiramdam ko. Alam kong multo ang nasa likuran ko. Dali-dali akong lumipat ng pwesto pero naramdaman kong nakasunod siya sa akin. Nag-ikot ako nang nag-ikot sa loob ng grocery store para iligaw siya kasi alam ko kapag hinayaan ko lang ay sasama siya sa akin hanggang sa pag-uwi. Nang maramdaman kong nailigaw ko na siya ay nakahingan ako ng maluwag. Dali-dali akong pumunta sa ate ko pero wala na siya doon sa pwesto niya kaya hinanap ko siya sa ibang lugar. Nang makita ko siya, gulat na gulat ako dahil nasa likuran niya yung multong iniligaw ko. Sumusunod ito sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Alam kong hindi siya mararamdaman ng ate ko dahil wala naman third eye yun. Pero ako talaga ang natatakot. Hindi ko rin malapitan si ate dahil natatakot ako sa multo. Sobrang kaba ko na noon at nanginginig na ako. Ang ginawa ko, chinat ko si ate at sinabihan na umalis na siya sa lugar na yun dahil hindi ko siya malapitan. Nang mabasa ni ate ang chat ko, kinagilap niya ako. Hindi ako nagpakita sa kanya. Sinadya kong iwasan siya kahit nakikita ko siyang hinahanap ako. Gusto ko siyang maglakad para mailigaw niya ang multo. Mabuti na lang at nang tingnan ko uli si ate, hindi na sumusunod ang multo sa kanya.
Nilapitan ko kaagad siya at sinabihan na magbayad na at umalis na kami sa lugar na yun. Kaya minsan, galit na galit talaga sa akin ang ate ko kasi dahil nga sa third eye ko, hindi niya nagagawa ang gusto niya. Minsan talaga ayoko na lang tumingin sa paligid kasi sa tuwing gagawin ko, nakikita ko sila. Hindi ko naman maiwasan kasi nakikita ko talaga. Minsan akala ko ay tao na tumatawid, tapos mababangga ng sasakyan pero bigla na lang maglalaho kapag malapit na ang sasakyan sa kanya. Minsan naman sumasabay sa mga taong tumatawid. May nakikita rin akong nakahalo sa karamihan ng tao. May paang naglalakad pero pag tiningnan mo ang itaas na bahagi, wala siyang katawan. Paalang talaga. Kahit inborn ang third eye, minsan talaga nagugulat na lang ako sa kanila kasi bigla na lang lilitaw. Minsan nagpasama sa akin ang ate ko nang pumunta siya sa birthday ng kaibigan niya. Pagkababa pa lang namin ng tricycle, gulat na gulat ako kasi parang lamay ang napuntahan namin. Ang daming nakaputi, tapos seryosong mga nakaupo. Tinanong ko ang ate ko bakit kako ganoon ang mga bisita. Ang weird. Nang sumagot ang ate ko na, kaunti nga lang ang tao kasi mga kaibigan lang ang inimbita. Doon ko na lang naisip na, ay, iba na naman to. May mga bisitang pumunta, pero hindi imbitado. Nagagalit pa sa akin ang ate ko kasi naglalakad kaming papasok sa bahay ng kaibigan niya, pero grabe ang kapit ko sa braso niya. Kasi dadaanan namin yung mga multong bisita. Pakiramdam ko ay hahablutin nila ako. Nang makapasok kami sa loob ng bahay, sumilip pa ako at tiningnan ang mga multo. Nagulat ako, wala na sila. Natira na lang sa paningin ko yung mga totoong tao na nag-uusap-usap sa labas. May karanasan pa ako nang minsang sinabihan ako ng nanay ko na sunduin daw sa kanto si ate kasi late uuwi. Nag-OT kasi siya sa trabaho. Ayoko pang sumunod kasi alas 10 na noon. Ayoko nang lumabas kapag gabing gabi na. Pero dahil dalawa lang naman kaming magkapatid, wala akong magawa. Ako talaga ang susundo. Naghintay ako sa labas ng convenience store kasi doon ang usapan namin. Habang inip na inip ako sa paghihintay, panay ang tingin ko sa paligid kasi baka hindi ko mapansin na bumaba ng jeep si ate. May huminto na jeep sa kabilang kalsada, tapos may bumabang babaeng nakaputing bestida. Gulat na gulat ako kasi nung tumapak na siya sa semento, naglalaho na yung paa niya. Hindi ko talaga naisip na papaanong ibinaba ng driver yun. Mga ilang segundo lang, naglaho na yung babaeng multo. 24 hours ang convenience store na pinagtambayan ko kaya malakas ang loob ko. Mas takot talaga ako sa multo kaysa sa mga tao kahit pa masamang loob. Kasi feeling ko kapag multo ang manakit sa akin, siguradong todas ako. Mamamatay ako sa atake sa puso. Gabing-gabi na pero napapansin kong ang dami pa rin pumupunta sa store para bumili. Panaylabas-masok ng mga tao. Kaya napagtripan ko naman sa tindahan tumingin. Habang hinihintay ang ate ko, ginawa kong libangan ang pagbibilang ng papasok sa loob ng tindahan. Binibilang ko ang mga papasok, tapos bibilangin ko ulit ang lalabas.
Doon ako nagtaka. Kasi ang dami kong nabilang na pumasok, mga mahigit 20. Pero ang lumabas ay wala pang 10. Nang tingnan ko ang loob ng tindahan, dalawang nagtitinda lang ang nasa loob. Kinilabutan na naman ako. Chat na ako ng chat sa ate ko kung nasaan na siya hanggang sa may huminto ng jeep at nakita kong bumaba na nga si ate. Halos hatakin ko na siya pauwi kaya galit na naman siya sa akin. Isa sa pinakanakakatakot kong karanasan ay noong kami ay nakipaglamay sa kamag-anak namin sa Quezon City. Huling gabi na noon, hindi na ako lumalabas ng bahay kasi alam kong may pailan-ilang multo na sa labas na parabang nakikipaglamay din. Ang sabi ng nanay ko, tiyuhin ko raw ang namatay. Hindi ako sumilip sa kabaong. Tiningnan ko lang ang picture niya. Palibhasa, alam ko na ang multo sa hindi. Alam kong may mga multong nakahalo sa mga taong nakikipaglamay. Dikit ako ng dikit sa ate ko. Hinayaan na lang ako ni ate kasi alam niya na kapag ganoon ang kilos ko. Minsan sinasabihan pa niya ako na ang tagal na raw hindi pa ako masanay sa nakikita ko. Eh nakakatakot naman talaga kasi. Nang maisipan kong sumilip sa labas ng bahay para tingnan kung gaano nakarami ang tao doon. Kitang-kita kong nakaupo sa upuang nasa gilid. Ang tiyuhin ko na namatay. Ilang beses kong iniwasan na tingnan siya pero kapag tinitingnan ko ulit, nandoon talaga siya. Nakamasid lang sa mga tao. Nang oras ng kanyang libing, nahagip ko pa siyang nakatayo. Medyo malayo siya pero nakamasid lang. Nang pauwi na kami noon, dahil nga kahit paano ay naniniwala ang nanay at tatay ko sa pagpag bago umuwi kapag galing sa patay, nagpasya kami na dumaan sa kahit anong tindahan o kainan para mailigaw ang multo. Baka raw kasi sumama pa sa amin sa pag-uwi. Medyo malayo ang sakayan mula sa bahay ng kamag-anak namin kaya naglakad kami. Apat lang kaming naglalakad nung oras na yon tapos may ilan na sumasabay sa amin na palabas din. Normal lang ang pakiramdam ko hanggang sa bumibigat na. Nararamdaman kong may kakaiba na sa likuran namin. Nang lingunin ko, nakita ko nang may mga multo na nga na sumusunod sa amin. Hindi ko na tiningnan ang itsura nila. Mula paa hanggang bewang lang ang tiningnan ko. Ayoko kasing matandaan ang itsura nila kaya ayokong tingnan ang mukha. Panay lang ang kwentuhan ni nanay habang kami ay naglalakad. Ako naman ay kabadong kabado na. Iniisip ko bakit sila sumusunod sa amin. Bakit ang dami nila? Palagi kong mahigit 10 sila. Narinig kong dumadami na ang yabag na sumusunod sa amin. Nang lingunin ko ulit, dumoble na nga ang dami nila. Parang nagkakaroon na ng prosesyon ng mga multo sa likuran namin. Kinilabutan na talaga ako. Para na akong iiyak. Nagpagitna na ako sa nanay at tatay ko. Nang tanungin nila ako kung ano raw ang nangyayari sa akin, bumulong lang ako, sabi ko. Ang dami na nilang nakasunod sa amin. Nang lingunin nila, kaunti lang naman daw ang nakasunod sa amin. Malalayo pa raw ang agwat.
Halos maiyak na ako habang sinasabi na marami talaga sila. Nang makarating kami sa sakayan, dali-dali talaga kaming sumakay. Mabuti na lang talaga at hindi sumama ang mga multo. Dumaan kami sa fast food. Kumain kami para na rin daw magpagpag na. Doon na ako nakampante, kaya nakakain na rin ako. Dumaan din kami sa simbahan bago umuwi ng bahay. Nagdasal ako na sana ay walang sumama sa amin pag-uwi. Hindi ko rin makakalimutan ang pangyayari nung nagsimba kami ng nanay ko. Araw ng Linggo, alas 7. Akala ko ay ligtas ang simbahan sa mga multo. Pero hindi pala. Marami rin pala doon. Pero mababait naman sila, nakaupo lang. Pero mayroong isang nagpapansin. Nakatabi siya sa may puon at pinapagalaw ang damit nito. Wala namang nakakapansin kasi kapag normal na titingnan ay para lang itong hinahangin. Iniwas ko na lang ang tingin ko dahil ayaw kong may makita pang iba niyang gagawin. Sa kabila ng aking karanasan, may isa lang akong labis na ikinalungkot. Nang mamatay ang tatay ko, hinintay kong makita ko siya. Pero hindi naman nangyari. Natapos na lang ang libing at ang kanyang 40 days, hindi ko man lang nakita ang multo niya. Minsan gusto ko na rin magtanong kung bakit ganun. Nakakakita ka ng multo pero ang mahal mo sa buhay ay hindi mo makita ang multo nila. Di ba parang unfair naman? Kung blessing ba o hindi ang pagkakaroon ng ganitong kakayahan, bakit kaya ipinagkakait ng gusto mo? Sa ibang may third eye din na kagaya ko, naranasan niyo ba na makita ang multo ng mahal niyo sa buhay? O baka ako lang ang hindi nakakaranas? Gusto ko kasing makita ang tatay ko. Makausap siya sana pero hindi naman nangyari. Hanggang dito na lang po ang kwento kong karanasan. Marami pong salamat sa kwentong takipsilim at sa lahat ng bumubuo nito. Mabuhay po kayong lahat. Sa mga kakwentong takipsilim naming mahilig makinig sa mga narrations, huwag niyo pong kalimutan ha, bumisita kayo sa isa pa naming channel na Sityo Bangungot. Puro narrations na ang ilalagay namin doon para po ito sa inyo sa mga gustong makinig ng mga kwentong pampaanto. Ito na ang pampatulog niyo tuwing 8 PM ng gabi. Huwag niyo pong kalimutan, Sityo Bangungot. Magandang gabi po, Sir Jupiter. Ako po si Lynn, tubong Bohol. Itong kwento ko ay nangyari taong 2015 dito sa baryo namin. Buntis ang mama ko noon ng 5 buwan sa 3 kapatid. Sa baryo namin ay may sabi-sabing may bagong nahawaan daw ng pagiging aswang. Pero hindi kami naniniwala sa mga aswang, kaya ipinagsawalang bahala lang namin iyon. Pero isang gabi, habang natutulog kami, bigla akong nagulat at nagising dahil
may biglang kumalabog sa bubungan. Pati si Papa ay nagising din dahil sa lakas ng kalabog. Akala namin bunga lang yun ng mangga na nahulog kasi namumunga na ang mangga namin. Kaya bumalik na kami ni Papa sa pagtulog. Pero maya-maya, nakarinig kami na parabang may naglalakad sa ibabaw ng bubong. Tapos may narinig din kaming mga kaluskos kasunod noon. Parang kinakalmot ang yero. Ang sakit sa tenga at nakakangilo sa ngipin. Nagulat din si Mama kaya nagising na rin siya. Nakita ko si Mama na napapapikit at napapangiwi habang hawak niya ang kanyang tiyan. Dumadaing si Mama sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Nilapitan ko siya para haplasan ng langis ang kanyang tiyan. Pero kahit anong lagay ko, hindi gumiginhawa ang kanyang pakiramdam. Kaya ang ginawa ni Papa, lumabas siya ng bahay at tinanglawan ng flashlight ang ibabaw ng bubong. Binuksan ko ang bintana para makita ko ang ginagawa ni Papa sa labas. Tinanong ko siya kung anong nakita. Sinabi niya sa aking isang malaking pusa lang daw ang nasa bubong. Pero ang ipinagtataka daw niya kung bakit doble ang laki ng pusang iyon sa ordinaryong pusa at kulay pula raw ang mga mata nito. Lumabas na rin ako ng bahay para makita ko ang sinasabi ng pusa, pero bigla na lang itong tumalon at mabilis na pumasok sa tubuhan namin. Di nga ako makapaniwala sa laki ng pusa, pero kitang-kita ng mga mata ko kung gaano ito kalaki. Nang wala na ang pusa ay tumigil na rin ang pananakit ng tiyan ni Mama. Hindi ako nakatulog ng maayos sa gabing yun dahil palagi kong naririnig ang huni ng wakwak. Paikot-ikot ito sa bahay namin. Minsan lumalakas ang huni, minsan naman ay humihina. Nagsikahulan na rin ang mga aso sa labas. Sinabi ni Papa na baka totoongang may aswang sa lugar namin. Pero di pa rin kami gaanong kumbinsido na totoo ang mga aswang dahil hindi naman kami nakakakita. Kinabukasan nagising ako dahil sa ingay ng mga kapitbahay. Parabang may pinagkakaguluhan sila sa labas, kaya dali-dali akong bumangon. Pagkalabas ko ng bahay, nagulat na lang ako nang makita ang asawa ng kapitbahay naming si Cecil na umiiyak. Nakita ko rin sina Mama at Papa na nakikiusyoso. Nagmamadali akong tumakbo at sumiksik sa kanila para makita kung ano ang pinagkakaguluhan nila. Narinig ko ang bulungan ng mga tao tungkol kay Cecil. Patay na raw ito. Nakahandusay raw sa banyo. Dahil sa kagustuhan kong malaman ang nangyari, pumasok na ako sa loob ng bahay ni na Cecil para makita ko. Andami rin namang labas-pasok na mga tao doon, kaya nakisingit na rin ako. Naggulat ako nang makita ko si Cecil. Nakahandusay nga siya sa labas ng kanilang banyo at naliligo sa dugo. Takot na takot ako noon. Nakita kong may butas ang tiyan ni Cecil at umimpis na ito. Anim na buwang buntis si Cecil at ang sabi ng mga kapitbahay namin, wala na ang bata sa tiyan niya. Napaiyak ako at nanginginig dahil sa nasaksihan ko. Narinig ko rin na tinatanong nila kung lumabas daw ba ng bahay si Cecil nung gabi. Pero ang sabi ng asawa niya, hindi raw niya namalayan dahil nakatulog siya dahil sa kalasingan.
wala rin naman daw narinig na sigaw ang asawa niya. Narinig ko na ang bulungan ng mga kapitbahay namin na kagagawan daw yun ng aswang. Dahil doon nabuhay na naman ang kwentong aswang sa lugar namin ng araw na yun. Parang gusto ko nang maniwala sa kanila kahit hindi ko pa nakikita ang aswang. Grabe kasi ang nangyari kay Cecil. Napatingin ako kay Mama. Nakita ko siyang nanginginig sa takot. Nilapitan ko siya at inayanang umuwi. Habang pauwi na kami, narinig ko pa ang galit na sigaw ng asawa ni Cecil. Papatayin daw niya ang wakwak. Ganon din ang sabi ng mga magulang ni Cecil. Galit na galit sila sa aswang. Nang araw na yun, dahil sa takot namin, pumunta kami ni Papa sa bahay ni Lolo at tinanong kung ano ang mga pangontra sa aswang. May ibinigay si Lolo kay Papa na isang maliit na bote. Lana raw ang laman nun. At ayon kay Lolo, kapag daw may aswang sa malapit, kukulo raw ang lana. May ibinigay din siyang kwintas para kay Papa. Ipasuot daw ito kay Mama upang hindi makalapit sa kanya ang aswang. Tapos sabi rin niya, kailangan din daw lagyan ng itim na tela ang bintana. Lalong-lalo na sa kwarto namin. Dali-dali kaming umuwi noon dahil si Papa ay may mga kailangan pang gawin. Inutusan ako ni Papa na manguha ng buho pagka-uwi namin. Inilagay namin ang buho sa palibot ng bahay, pati ang kwarto namin at mga bintana, ay nilagyan ko na rin ang mga itim na tela gaya ng sinabi ni Lolo. Kinagabihan, pagkapatak ng alas 6 ay kumahol ang aso namin. Pati mga aso ng kapitbahay ay nagsikahulan na rin. Nasa loob kaming lahat ng kwarto at nakatingin lang sa boteng bigay ni Lolo. Hindi ako gaanong naniniwala na kayang kumulo ng lana dahil hindi naman yun nakasalang sa apoy para mainitan. Maya-maya, narinig namin ang huni ng wakwak. Dito na ako kinabahan at paulit-ulit kong kinalabit si Papa nang makitang totoong kumulo ang lana sa loob ng bote. Takot na takot si Mama noon. Pinapakalma namin siya ni Papa at sinabing, huwag magpadala sa takot dahil may kwintas naman siyang suot at may mga pangontra na rin ang bahay namin. Maya-maya ay nagulat kami nang marinig ang sigaw ng Papa ni Cecil sa labas. Galit na galit siya. Sabi niya, papatayin daw niya ang wakwak. Naririnig din nila ang huni ng wakwak na umaaligid. Hinahamon ito ng asawa ni Cecil na magpakita at magpatayan daw sila. Nagulat na lang kami nang biglang nawala ang huni ng wakwak at tumigil na rin ang mga aso sa pagkahol. Awang-awa ako kay Mama nang tingnan ko siya. Nakikita ko siyang naliligo na sa sariling pawis dahil sa takot. Mula ng gabing yun ay salitan kami ni Papa sa pagbabantay kay Mama. Kahit walang tulog ay tiniis lang namin para lang masiguradong walang masamang mangyayari kay Mama. Maraming mga gabing hindi kami mapalagay hanggat hindi nakakapanganak ng ligtas ang Mama ko. May nakapagsabi rin kay Papa na palibutan daw namin ang asin ng bahay. Kaya kada sumapit ang gabi ay nagsasaboy si Papa ng asin sa palibot ng bahay namin. Sa awa ng Diyos ay madalang ko na lang marinig ang huni ng wakwak.
Pero kung sakali mang aatake talaga ang wakwak ay palagi naman kaming nakahanda. Hindi na rin kami nakiusisa pa sa pamilya ni Cecil kung ano na ang nangyari matapos siyang mailibing. Alam namin ang totoong nangyayari sa baryo namin kaya hindi na rin kami nagsusuplong bukod doon. Hindi rin naman namin maipapaliwanag kung paanong nakapambibiktima ang mga aswang. Hindi rin namin matukoy kung sino nga ba ito sa aming lugar o kung taga-ibang lugar ba ito. Aswang sa Sapa. Magandang gabi, Sir Jupiter. Ang ikikwento ko po ay tungkol sa isang pangyayari sa buhay ng kapatid ko. Ang pangalan po niya ay Junel. May bukid po kaming medyo malapit lang sa baryong tinitiran namin sa Samar. Nagkayayaan po sila ng mga pinsan namin na doon matulog sa kubo sa bukid dahil manghuhuli daw po sila ng palakang bukid. May sapa sa baba ng kubo namin at doon naman sa kabila ay may maliit na lawa. Doon kami naliligo nung maliliit pa kami kasi medyo malalim ang tubig. Masarap lumangoy. Habang nanghuhuli ng palakang bukid ang mga pinsan namin, ay nagpaalam daw po ang kapatid ko na maliligo muna siya sa lawa. Habang pababa daw siya sa lawa ay may biglang may humawak sa likod niya at pilit siyang hinuhulog papunta sa tubig. Sa kanyang pagkataranta ay napahawak siya sa isang maliit na punong kahoy sa harapan niya. Mahimpit siyang kumapit sa puno para hindi matangay nung nilalang na nakakapit sa kanya. Pilit din niyang inaabot ang kamay na nakahawak sa batok niya para alisin ito, pero napakadulas daw nito at napakabaho ng amoy. Humuhuni pa raw ito kagaya ng huni ng pato. Sigaw daw po siya ng sigaw para humingi ng tulong. Mabuti na lang at narinig siya ng isa naming pinsan na naiwan sa kubo dahil nakatulog. Dali-dali raw itong tumakbo para tulungan siya, pero nang malapit na siya ay bigla raw napahinto at napamulagat na parang nakakita ng multo. Bigla naman daw bumitaw sa kapatid ko ang nakahawak sa kanya at narinig pa niya itong tumalon sa tubig. Narinig niyang lumagaslas ang tubig sa lawa na parang may malaking nilalang na lumangoy. Hindi na niya ito nilingon. Dali-dali siyang umakyat at tumabi sa pinsan naming gulat na gulat sa nakita. Nang tanungin niya ito kung ano ang nakita niya, ang sabi raw nito, maitim na nilalang na makintab ang balat. Mapula raw ang mata at matutulis ang mahahabang puting ngipin. Takot na takot sila na tumakbo pabalik ng kubo at hinintay na lang ang iba na makauwi galing sa panghuhuli ng palaka. Mga pusang itim. Magandang gabi po sa mga tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Ako si Justine. Ibabahagi ko lang ang kwento ng aking hipag. Kabuuan na niya noon at kahit malapit na siyang manganak ay sige pa rin siyang punta sa sentro namin para makipagpustahan sa Tong Eats. Ewan ko ba kaya ate kung bakit adik na adik siya
sa larong yan. May isang beses na gabi na siyang nakauwi sa kanilang bahay. Medyo malapit lang naman ang bahay nila sa amin. Palaging nag-iisa si ate sa bahay nila dahil nagtatrabaho sa bayan ng kapatid ko. Construction worker siya at lingguhan kung umuwi. Ako ang palaging inuutusan ni nanay na samahan si ate sa bahay niya tuwing gabi. Pagkarating ko pa lang sa kanila mga alas 7 na yon, naggulat ako kasi may isang pusa ang nasa harapan ng bahay na hindi ko alam kung nagbabantay o nagpapaampun. Bigla itong tumakbo palayo nang makita ako. Nagulat pa ako kasi biglang may kumaluskos sa magkabilang gilid ng bahay. Nang tingnan ko, itim na pusa rin ang naroon na biglang nagpulasan. Takang-taka ako kasi sa pagkakaalala ko, wala namang alagang pusa sila ate. Kaya tinanong ko sa pagkapasok ko kung kaninong mga pusa ang nasa labas ng bahay. Pero nagkibit-balikat lang siya at sinabing hindi niya alam. Tuwing gabi raw, ay palagi na yun na nasa paligid para daw nang hihingi ng pagkain. Pero dahil ayaw niya sa pusa, hindi naman niya binibigyan. Sinabi niya rin sa akin na sa likod ng bahay nila ay may isa ring pusa na pabalik-balik kahit itaboy niya. Umaalis lang daw ang mga ito kapag dumarating na ako. Akala ko hindi na babalik ang mga pusa. Pero nagulat ako kasi bumalik nga sila. Itinaboy ko sila gamit ang tuyong kawayan na nakasandal sa gilid ng bahay. Ang hirap nilang paalisin kasi parang hindi natatakot. Kaya ang ginawa ko, sinabuyan ko ng asin. Gulat na gulat ako nang magpulasan sila habang nagsisingiyaw. Nang natutulog na ako, nagising ako dahil sa mga kaluskos na narinig ko na pusa na naman ang may gawa. Dahil naririnig ko silang naglalandian. Inis na inis ako dahil nawala ang antok ko. Maya-maya ay lumabas ng kwarto si ate. Di daw siya makatulog kasi ang init daw. Sa sala ako natutulog dahil mas presko. Naglatag si ate sa sahig at doon siya natulog dahil masyado raw maalinsangan sa kwarto niya. Maya-maya, napansin kong balisa na si ate. Tinanong ko siya kung bakit di siya mapakali. Hindi naman niya maintindihan. Panay daw ang galaw ng bata sa kanyang tiyan. Ang likot-likot daw at panay sipa raw nito. Pareho kaming nagulat ni ate nang mapatingin kami sa nakabukas na bintana. May pusa na nakatungtong doon. Binugaw ko ito pero ayaw umalis at gusto pang mangalmot. Dali-dali akong kumuha ng asin at sinabuyan ko ang pusa. Nagkukumahog siyang bumaba at nagtungo sa damuhan. Tinanong ko si ate kung binuksan niya ang bintana. Sabi niya, oo. Kasi daw, mainit. Kumuha ko ng flashlight at tinanglawan ang labas ng bahay. Nakita ko ang mga pusa at kulay pula ang kanilang mga mata. Pinagsasabuyan ko sila ng asin at dali-daling tumakbo sa damuhan. Sinabihan ko si ate na tuwing gabi ay huwag nang bubuksan ang bintana kahit pa sobrang maalinsangan. Kinaumagahan ay sinabi ko lahat kay Papa ang nangyari pagka-uwi ko sa amin. Ang sabi niya, baka raw inaaswang si ate. Sa lugar kasi namin ay may mga wakwak talaga, pero hindi namin alam kung sino sila.
Nang araw ding yun ay bumalik na naman si ate sa sentro para magsugal. Dumaan pa siya sa bahay namin at sinabihan ako na agahan ko raw na pumunta sa kanila. Ang sabi niya hindi niya alam kung gagabihin siya na uwi, pero agahan ko raw at itaboy ko uli yung mga pusang nakatambay sa bakuran niya. Bumili na rin daw siya ng maraming asin at isaboy ko raw sa mga pusa. Bago siya makaalis papuntang sugalan ay sinermonan siya ni Papa na huwag nang babalik sa sentro dahil may maraming wakwak doon. May sabi-sabi kasing taga-sentro ang mga wakwak. Pero hanggang doon lang ang impormasyong kumakalat. Tanong ng tanong si Papa kung may humawak ba raw sa tiyan ni ate. Bigla namang natahimik si ate at nag-isip. Hanggang sa maalala niyang hinawakan niya raw ng kalaro niya ang tiyan niya. Dahil natuwa raw ito. Kada punta raw niya sa sentro ay agad daw siyang niyayakap at paulit-ulit na hinahaplos ang kanyang tiyan. Sinasabihan pa raw siya na sana malusog na lumabas ang bata at sa tingin daw nito ay babae yun. Dahil gumanda raw si ate. Madali kasing utuin at mabola ang hipag ko lalo pagdating sa kanyang kagandahan. Pero sabi niya rin, mula nang hinawakan ng babaeng yon ang tiyan niya, madalas na raw itong humilab. Madalas na raw sumisipa ang baby. Naggalit si Papa kay ate. Baka may masamang mangyari sa kanya sa kakabalik niya doon sa sentro. Pinigilan na ni Papa na pumunta sa sentro si ate ng araw na yun. Mula noon, madalas nang bumabalik ang mga pusang itim sa bahay nila. Kapag itinataboy ko ay bumabalik din agad. May pangyayari pa na ang hirap itaboy para silang sinapian na galit na galit. Sa inis ko, sinasabuyan ko ng mainit na tubig pero magagaling silang umiwas. May naririnig na rin kaming huni ng ibon na paikot-ikot sa paligid. Kaya tuwing gabi, lagi na akong puyat kakabantay kay ate. Bumabawi na lang ako ng tulog sa umaga pag uwi ko ng bahay. Isang hapon papauwi na kami ni ate galing sa palengke dahil bumili kami ng bawang. Natanaw ko na ang daming pusa sa bubungan ng bahay ni ate. Dali-dali akong tumakbo para itaboy sila. Kanya-kanya sila ng talon at takas. May ibang nagmamatapang pa, kaya pinagbabato ko. Kinilabutan na ako kasi hindi na biro yung nangyayari. Nang gabi ring yun, sumakit ng matindi ang tiyan ni ate. Sabi niya manganganak na raw siya kaya dali-dali kong tinawag si Papa para tawagin ang tiyuhin kong may tricycle. Habang nasa biyahe kami patungo sa paanakan, ay sinusundan kami ng wakwak. Madilim ang paligid at napakatahimik din, kaya naririnig namin ang malakas na kaluskos sa damuhan na parabang may sumasabay sa amin. Takot na kami dahil hindi kami nilulubayan ng wakwak. Iyak nang iyak na rin si ate kasi sobrang sakit na raw ng kanyang tiyan. Medyo malayo rin ang paanakan kaya inabot kami ng kalahating oras bago nakarating. Ilang oras nang naglilabor si ate pero hindi pa rin lumalabas ang bata. Kinakabahan na kami noon ni Papa dahil namumutla na raw si ate at kinapos na rin sa hangin. Patuloy pa rin naming naririnig ang huni ng wakwak kahit nasa paanakan na kami. Madaling araw na nang mailabas ni ate ang sanggol. Pero sabi ng kasama ng midwife, hindi umiyak ang sanggol.
hanggang sasabihin nilang patay na ito nang lumabas. Pumasok na kami sa loob para tingnan namin ang sanggol. Namumuo ang dugo sa buong mukha ng bata. Sobrang putla na rin ang buong katawan nito. Tapos yung isang mata ay nakadilat, pero may dugo rin doon na lumalabas. Sa totoo lang, hindi ko kaagad natingnan ang bata. Kasi unang tingin pa lang para siyang tiyanak. Inuwi namin ang sanggol kina ate, pero hindi nila ito pinalamayan. Hindi na rin nila ito pinamisahan sa pari. Kaagad nila itong inilibing sa sementeryo kinabukasan. Dahil sa nangyari, naging tulala si ate ng ilang mga araw. Hindi kasi nito matanggap na ganun ang nangyari sa bata. Ipinagtataka pa namin, simula nung nanganak si ate, ay di na muling bumalik pa sa bahay nila ang mga pusa. Hinala nila papa na inaswang nga si ate. Maaaring sinipsip daw ang bata, kaya nagkaganoon ang itsura. Makulit kasi si ate, kahit sinasabihan ko ay palaging binubuksan ang bintana paggabi. Hindi namin inakala na mangyayari yun sa ate ko. Hanggang ngayon, pilit pa rin kinakalimutan ni ate ang nangyari sa kanyang anak at natuto din siya ng leksyon. Wala namang masisi ang kuya ko sa nangyari. Minsan sinisisi niya ang sarili niya kasi hindi nabantayan ang asawa niya habang buntis. Pangaral na lang ang sinasabi ni Papa sa kanila. Nang mabuntis uli ang hipag ko, doon na namin sa bahay pinatira hanggang makapanganak siya para siguradong hindi na uli mangyayari ang sinapit ng una niyang anak. Bakit po kaya ang mga aswang ay paboritong biktimahin ang mga babae, lalo na ang mga buntis? Bakit ayaw nila ng sanggol na naipanganak na? Marami pong salamat sa lahat ng bumubuo ng kwentong Takip Silim. Salamat po sa pagbasa ng aking liham. Hanggang sa muli. God bless po.